ito seryoso po ito, no? Talaga po totoo yung sinasabi ko na her biggest problem is wala pong authenticity. Halata-halata po na lahat po na lumalabas sa kanyang bibig ay scripted, binabasa niya lang. Walang feeling. Ha? Walang feeling. Kaya kahit na ilang oras siya magsasalita sa harap ng kamera, ay wala pong effect. Kaya sabi nila, ay, itong paraan, podcast tayo para hindi nakikita yung mukha mo, Madam Lenny. At pwede pa natin i-edit yan, no? Para gumanda yung boses mo, yung pananalita mo, kukunin natin, no? I-edit out natin, no? I-clip natin yung iyong, no? Para hindi ka pagtatawanan na iyong ka pa rin, no? Kasi yun pong trademark ni Madam Lenny. Ay, aba! Bigla pong nagpas siya si Vice President Lenny Robredo na sabi niya parang kulang. Hindi sapat yung aking exposure, lalo na sa mga kabataan. Hindi ako nakikilala ng mga kabataan. Hindi ako nakikilala ng nakakaraming mga Pilipino dahil kulang pa. Hindi pa sapat yung araw-araw, nandiyan ako sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube. Hindi pa sapat na may radio program ako. Hindi pa sapat na meron ako mga exclusive interviews sa ABS-CBN, dyan sa GMA, at kung ano-ano pa na mga mainstream media platforms. Eh siguro, dahil po na napakababa pa rin, after 5 years, siguro napag-isip-isip ang mga PR handlers ni Vice President Robredo. Ay, dito tayo sa podcast, no? Alam niyo ba kung ano yung podcast? Eh, meron po ako. Ha? Ito po yung audio lang, yung boses mo lang. Boses lang ng host ang narinig po sa tinatawag na podcast. No? P-O-D-C-A-S-T. No? Ay, aba, sabi na, ito ang sagot. Dito tayo dadaan, Madam Vice President, para po na maaabot mo itong mga kabataan natin. Kasi yung mga kabataan, mahilig yan sa podcast na tinatawag. Maliban po sa TikTok, no? Kung ano-ano pa dyan, mga entertainment na channel, yung podcast po, popular po yan sa mga kabataan. Kaya sabi nila, dito tayo. Ha? Medyo pagalingin natin, i-edit lang natin yung boses mo para kasi yung basag na plaka ka, mukhang isang napagagaling mo na magsalita. At mas maganda ito, Madam Lenny, kasi hindi nakikita yung mukha mo. Sabi ni Boy Mejorada, ang pinakamalaking mong tinatawag dito, handicap, no? Yung hindi maganda sa iyong pagmumukha, sa iyong pagbibigkas sa harap ng kamera, ay kapag nakikita yung mukha mo na parang goma ang tigas ng mukha mo, na hindi sumusunod, hindi tawag dito, hindi sumasang-ayon sa lumalabas ng mga salita, yung facial expression. Kasi mahalaga yon. In communications, tinuturuan po tayo na kailangan magpakita ka ng tinatawag na authenticity. Yung sincero ka, na ang bawat binibigkas mo ng salita ay talagang totoo po na yan ay galing sa iyong puso at isip. No? Si Madam Lenny, ito po ang talaga pong ito, seryoso po ito, no? Talaga po, totoo yung sinasabi ko na her biggest problem is wala pong authenticity. Halata-halata po na lahat po na lumalabas sa kanyang bibig ay scripted, binabasa niya lang. Walang feeling. Ha? Walang feeling. Kaya kahit na ilang oras siya magsasalita sa harap ng kamera, ay wala pong effect. Kaya sabi nila, ay, itong paraan, podcast tayo. Para hindi nakikita yung mukha mo, Madam Lenny. At pwede pa natin i-edit yan, no? Para gumanda yung boses mo, yung pananalita mo, kukunin natin, no? I-edit out natin, no? I-clip natin yung iyong, no? Para hindi ka pagtatawanan na iyong ka pa rin, no? Kasi yun pong trademark ni Madam Lenny. Kapag podcast kasi, pari nilang i-edit, no? Lalo na po at recorded at hindi naman live, no? Kaya ito ngayon, no? Aba, mag-uumpisa daw, maglalansa daw si Madam Lenny, no? Ng sarili niyang podcast, no? Para daw na ma-target niya ang mga bata po na mga nakikinig o nanonood sa social media, no? Kahapon po, ito ay pinalabas niya sa kanyang official Facebook page, no?
at ito po lalabas sa music streaming site na Spotify, no? With television host Bianca Gonzalez as her first guest. Uy, naku ha. Ano ka na ngayon, na parang interviewer ka na, ha? Parang show host ka na ngayon, no? Eh, siyempre, gagamitin niya ang mga kilalang pangalan, no? Katulad ni Bianca Gonzalez, eh, para maakit yung mga kabataan na makinig sila, no? At siyempre, kapag nakikinig sila, yung akala nila na ito daw ay baka makakapalapit, no? It will bring Lenny Robredo closer to the young audience, no? Napakatagal na daw itong pinag-isipan, no? Ng kanyang tanggapan, no? So sabi po ni Robredo sa ay lumabas na pala yung first episode, no? Mamaya po papakinggan natin, no? Pero nasa Spotify, no? So sabi ni Robredo kay Gonzalez ay marami na daw ang humihiling sa kanya na gumawa ng podcast, no? Lalo dito sa office, because a lot of our staff are very young people, no? Sinasabi nila na para naman makausap mo yung mga age group namin, no? Yung mga 18 to 35 siguro, no? Pero ninervyos ako kasi, sabi niya, baka hindi ko kakayanin. Eh, totoo po yun, no? Totoo po. Pero bilang advice ko naman po sa iyo, Madam Lenny, do not be afraid, no? Pero ito lang po idagdag ko sa usapan na yan. Hindi po kasing dali na makapag-penetrate ka sa podcasting na tinatawag. Eh ba, kahit ano pong platform ang gagamitin mo, it will take time, no? Hindi po kasing dali na lalabas ka lang, eh, katulad kay Trillanes, nag-YouTube vlog, o anong nangyari? Eh ba, mas marami pa yung viewers ko, mas marami pa yata yung subscribers ko dito kay Tunying Trillanes, na kahit senador siya, ay yung linguhan mo na radio program diyan po sa DZXL. Ay naku po, nakakahiya po, no? Nakakahiya po, Madam Denny, kasi sa akin pong mga live stream, naku, isang oras lang po, ay wala nga isang oras, 15 minutos pa lang, yung pinakamataas, no? Na viewership diyan sa DZXL mo na radio program, ay 15 minutos lang po, nakukuha ko na yon. At patuloy po yan at dumarating po sa tens and twenties of thousands of viewers po sa bawat episode. Yun po ang pagkaiba, no? Yung sinasabi po na authenticity, no? Dahil hindi po kayo dumarating, no? Na tawag dito na authentic o genuine, no? O sincere sa iyong mga tagapanood, no? Animom Hikota watching here in Japan. Magandang umaga po. Yan po, no? So good luck na lang sa iyo, Madam Lenny Robredo, sa iyong bagong podcast. Papakinggan ko mamaya to give justice to your venture. Eh, ako naman kasi talagang kinakailangan na kahit na hindi ko nagugustuhan, ay pinapanood ko o pinapakinggan. Yan po, no? Kasi mahirap po magsalita na wala naman po akong pagbabatayan, no? Kung ano ba talaga ang quality ng kanyang podcast na ito, no? Okay.